Hello everyone, in today's episode, ipakikita ko sa inyo kung gaano ka-importante ang My Menu setting. Ito yung ating, we can say, custom menu list. Okay, kasi kung makikita nyo, medyo maraming item o pages ang Sony menu, no? Marami siya. But lahat ng Sony camera meron ito. Lahat ng series, R series, 7 series, A series, meron silang ganito. Ito, tingnan natin kung paano ito nagwo-work. First, ang nakalagay dito, itong add item. For some, first mag-a-add tayo. Guys, ano nga pala ito ha? Ito yung last. Okay, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sa yung nasa star, ano? Yung star column. Now, mag-a-add tayo ng item. Okay, for example, itong file format. I-add natin. So, naandyan siya sa, kita nyo, 1 over 5. So, ibig sabihin, 5 pages ang pwede nyong gamitin. Okay? So, yung 5, yung first pages, I think consume of 6 item. So, marami-rami din. Parang total din ng buong, Sony CBE10. But now, i-add natin, makikita nyo, enter nyo lang, and then back to menu, yung bagong select, ito lang, arrow up and down, yan. So, okay natin. Okay, so pakikita lang natin kung paano mag-add. Okay, so halimbawa kukuha tayo dun sa malayo, no? Dun sa halimbawa sa page 8, di ba? Dun sa page 8 white balance, add natin. So okay, so punta tayo sa ano, sa kasi malayo minsan, yung zoom range, add natin. Para makita nyo lang kung ilan yung pwede natin ilagay. Edit device name, add natin. Ibalik natin sa menu. Makikita nyo, 2 over 2 na siya. Ibig sabihin, nasa pangalawang page ka na. Pag ibinak mo, ito na yung mga pinili mo. Okay? 5 siya. So, kung mag-a-add pa tayo, pupunta ka dito. Mag-add ulit tayo. Okay? Back tayo sa menu. Kung makikita nyo, 2 over 2. Pagbalik nyo dito, ayan, 6 pala. 6 yung kasya. So, kapag nag-add pa uli ikaw dyan, halimbawa itong reset, ayan na siya. Diyan mo siya ma-add. So makikita mo, pag binalik nyo siya, yung item nyo, 3 na siya. Ibig sabihin, yung itong add na to, tsaka meron ka ng 2 pages uli. Which is ito yung isa, at ito yung isa. So 6 pages. 6 item every pages. So okay, yan yung add item. Ngayon, pwede nyo rin yung i-sort item. Kung halimbawa, kung gusto nyong itabi siya sa particular na item, pwede rin. I-click natin sort. Itong file name, file format, i-click nyo lang siya. Pwede nyo siyang ibaba kung saan nyo siya gusto. Guys, nga pala, itong mga pages na to, di ba pwede nyo siyang gawin 5 pages every 6. Pwede nyo siyang i-compile. Kung halimbawa, yung first pages nyo, pwede nyo gawing setting yung for photography. Yung second pages, pwede nyong gawitin setting for the videography. Yung third pages, pwede sa mga classes. Yung mga ganun ba? Pwede nyo siyang, depende rin niya, walang mali dyan o tama, no? Depende yan sa work of flow nyo. Okay? Menu uli. Ito naman, delete item. Pwede tayo mag-delete. Di-delete natin itong white balance. Kunyari, okay, delete natin. Okay nyo lang. So, wala na yung white balance. Now, ito naman delete page. Pag dinedelete page mo, the entire page itself. Halimbawa, yung first page gusto nyo delete-in, pwede. Okay? So, pwede rin delete all. Okay? Delete all. Lahat siya mawawala. At ito yung importante, guys. Ito, naka-off kasi to. Ito kasi ang sample niya, na. Pag tayo nagpunta, kahit saan dito, nag-search tayo dito. Remember, dito tayo sa DRO, no, ano, tumigil. Pag nag-shoot kayo, halimbawa mag-shoot kayo, ayan, nag-shoot kayo dyan, and then, pag kinlik nyo yung menu, doon kayo babalik. Kung saan kayo umalis, pag pinindot yung menu, the last time na na-use nyo, doon kayo babalik. Ito yung importante dito sa My Menu. Display from My Menu. Make sure na ito ay naka-on. Okay? Tingnan nyo kung bakit, ha? Balik tayo. Ayan, nandyan. Okay, punta tayo dito. Punta tayo. Kahit saan dyan. And then, halimbawa, nagsushoot na kayo. I-out na natin. Alis na tayo sa menu. Okay? The time na gusto nyo magbago ng setting at naandun siya sa list nyo, pag pinindot nyo yung menu, automatic yan, guys. Laging doon siya pupunta sa My Menu list nyo.
So yan, guys, importante to. Mapapadali yung workflow nyo by using this. Kasi wala akong masyado nakikitang gumagamit ito. Alright guys, that is the small video na para sa inyo, para doon sa ating mga kasamang photographer at videographer na gumagamit ng Sony camera. Malaking tulong to at makapapadali yung ating workflow. Okay? Maraming salamat and I hope you consider subscribe dito po sa League Photos and Film. Okay? So see you in the next one. Bye-bye!